Ito nga raw mga idol ang tunay na daylan kung bakit hindi nananalo ang team ng Los Angeles Lakers ayon nga sa kanilang former player na si Patrick Beverly. Pero bago nga natin yan pag-usapan ay eto muna ngang maitihim na balak na ito ngang team ng Phoenix Suns. Diba't nung naging available si Kyrie Irving, isa rin sila sa mga frontrunner sa pagkuha nga sa kanya, pero hindi nga sila nagtagumpay. At mga idol, diyan kasi ay dahil sa bago nga nilang owner si Matt Ishbia na gusto nga daw si Kyrie Irving at Kevin Durant na kunin mula sa Nets. Sabi dito sa report ni Jake Fisher, the Suns were hoping to somehow land both Kyrie and Kevin Durant at the trade deadline. Well, mukha nga talagang gustong magpasiklab ng bagong owner ng team ng Suns mga idol at nagawa niya naman niya kahit papano. Hindi man niya nakuha itong si Kyrie Irving mga idol, nakuha niya ang bigger fish na walang iba kung hindi si Kevin Durant. Pero imagine mga idol, si Devin Booker, sinama ni Kyrie Irving at TKD sa team ng Phoenix. Abay, for sure, dapat bigyan na ng championship ring yan kung sakali. Grabe nga mga idol ang binalak ng team ng Phoenix. Di ba't ang offer nga nila ni Kyrie Irving, si Chris Paul, si Jay Crowder at first round picks. Pero ayaw nga ng Nets dahil gusto nila mga idol ng tatlong first round pick. Pero for sure, para nga sa mga hindi Suns fans ay makakay nga sila ng maluwag dahil hindi nga nangyari ang maaaring isa sa mga malulupit na super team mga idol na maaari nating ma-witness. Kyrie Irving, Kevin Durant and then Devin Booker. At ngayon ay pag-usapan na natin ang sinabi ni Patrick Beverly sa kanyang podcast kung ano nga daw ang dahilan kung bakit ang team ng Lakers ay hindi manalo-nalo. Payag niya nga na it wasn't basketball. Ibang bagay nga daw yon. Ibang bagay na hindi mo kayang i-point out. The vibes were sometimes on nga daw, sometimes off. Inconsistent vibes nga daw leads to inconsistent play. Well, to put it simply mga idol, para pasimple ng sinabi ni Anthony Patrick Beverly, ay hindi lang naman nagko-connect ang team ng Los Angeles Lakers. Yan ang kanyang nice sabihin. Parang there's little to none chemistry. Parang walang pagkakaisa ang team. Kaya nga hindi sila manalo-nalo. Yung playstyle ng mga players ay hindi nagko-connect. Yung paglalaro nila mga idol hindi nagko-complement ang each other. For example na lang ay si LeBron at pati si Russell Westbrook. Dalawang ball dominant players pinagsama nga sa isang court. So talaga namang mag-i-struggle at hirap na mag-adjust ang dalawang player na yon. Kaya nga hindi sila masyado na nagkaroon ng magandang chemistry on the court. At mga idol, itong payag ni Patrick Beverly ay parang pagpapatunay, pagbibigay din lang sa sinabi ni Malik Beasley mga idol nung nireal talk niya ang team ng Lakers na the past 2 years nga daw ay parang walang camaraderie, walang pagkakaisa, mababa ang chemistry ng team ng Lakers, hindi nga katulad nung kanilang championship team nung 2019 to 2020 na talaga namang sobrang taas ng kanilang chemistry mga idol. Sobrang saya nga nilang naglalaro nun mga idol, yung mga players nila alam ang mga role na dapat nilang gawin at yun lamang ang kanilang ginagawa at malupit at magaling nilang ginagawa yon. Pero this past 2 years mga idol ay hindi yan existent para nga sa team ng Lakers at ito sinabi na ni Patrick Beverly na ganun nga daw ang problema. Dalawang players na nga ang nakapansin. Yung isa wala sa team at tinitingnan lang ang team ng Lakers. Yung isa naman na experience mismo dahil naging parte ng team na yon. So yan nga talaga mga idol ang ugat siguro ng problema kung bakit hindi manalo-nalo ang team ng Lakers. Dahil wala nga silang chemistry mga idol, hindi nga konektado ang mga players sa isa't isa. Pero ang good news naman yan mga idol ay that's in the past. Gumawa na ng moves itong si Rob Pelinka mga idol na masasabi nating nag-improve kahit papano sa team ng Lakers. Ngayon ay panoorin na lang natin kung paano sila mag-build ng chemistry or kung makaka-build ba sila ng chemistry this season and possibly makapag-push pa nga towards the playoffs. Pero anyways nga mga idol, sumasang-ayon ba kayo dito sa payag ni Patrick Beverly sa sinabi niyang dahilan kung bakit hindi daw manalo-nalo ang team ng Lakers?